ay sisilipin natin ang isang mahiwagang bahay na nakatayo sa ibabaw ng isang bato. Ang bahay sa ibabaw ng bato ay makikita sa Barangay Talumpok, Silangan, Batangas City. Ito ay pagmamay-ari ng 57 years old na si Nick Heraldo at sinimulan nito noong taong 2021 at halos isang taon at kalahati bago ito na itayo. Ako pala yung owner dito sa itong bahay sa bato, so si Nick Heraldo. Actually, nabalita na rin naman to sa GTV sa Balitang Hali, and pero nag-start siya doon sa Southern Tagalog. Noong una ay gusto lang niya na magkaroon ng isang bahay na pahingahan, pero dinagsa ito ng maraming tao. Pero actually talaga ito, private property, makasyonan lang talaga. Nai-open ko to sa public noong Holy Week, kasi nga maraming gustong nag-request na baka pwedeng pasyalan, total Holy Week naman, so itong time na yon, so in-open na nga, no? Marami na nagpunta, halos lahat ng taga rito sa Talumpok, nagpunta na dito, tapos yung mga vlogger, nagpunta na rin, so yun, medyo nakilala na yung bahay, doon lang nag-start. So yun, naisip ko nga na itong bahay ko na to, siguro hindi lang siguro magiging bakasyon na total, dito lang sa Talumpok, dalawa naman yung bahay ko, baka pwede rin in the future, baka pwede ko rin i-miss this, so tal, pa-retire na rin naman ako. Malapit na rin, mga 3 years na lang, retired na. So, pwedeng gawing business. Tingin ko lang pang okay naman. Sa pangalawang palapag ng bahay ay makikita mo ang buong Batangas Bay, maberding puno at halos tanaw na ang buong Batangas City. Binuksan sa publiko ang bahay na batong ito noong March 23, 2023. At simula noon ay dinagsa na ito dahil sa kakaibang disenyo at ganda ng tanawin sa bahay sa ibabaw ng bato. Pero paano nga ba nagsimula ang idea na ito para magtayo ng bahay sa ibabaw ng bato? Actually, inalok lang naman sa akin ng mga friends ko. Kasi may bahay din ako dyan sa baba. So, inalok lang din sa akin. So, sa akin naman, nag-try lang ako na tingnan itong binibenta nga. So, makita ko, sabi ko parang napakagandang tayuan ng bahay. Kaya hindi pa ako sigurado kasi bato nga. Siyempre, alam niyo yung takot-takot sa mga kalamidad yun. Pero based dun sa mga kwento ng mga taga dito, wala pa naman daw nalalagdag ng bato dito. Baga tumanda na sila rito pero minsan wala raw nalalagdag ng bato. So lumakas ang loob ko. So after that, nagtanong-tanong ako sa mga friends, ng mga engineers din. And the same time yung pamakin ko na engineer. So pwede naman daw talagang tayuan yung bahay yung bato. So yun, doon nag-start, nabili ko yung lupa October 2021. And then December, nag-start na ako ng construction. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang konting construction ko pa, manatitira pa. Yun ang naanula ako dito, na-challenge ako doon sa pagtatayo dito sa bato dahil sa view. Yun, talaga na-apol ko nito ang view. At dahil sa natatanging ganda ng tanawin dito sa bahay sa bato, ay hindi ako nakatiis at pinuntahan ko ito para makita mismo ng aking mga mata kung totoo nga ba na napakaganda ng tanawin dito. So guys, nandito na kami sa pinakababa ng bahay na bato at kailangan natin maglakad ng medyo matarik. Hindi ko alam kung gaano katagal at hindi rin namin alam yung mismong direksyon, pero sundan lang namin yung mismong daanan para makarating tayo dun sa mahiwagang bahay na sinasabi nila nakatayo sa isang malaking bato. So tara, samahan niyo ako. Ibig sabihin pala, itong nilalakatan natin, bato na to. Sakop na to ng bato. Hindi kasi ito, nasa gitlokpok ng bundok. Sa ibabaw ng bato. Tanong lang. Hindi natin alam kung may entrance o wala. Tanong tayo. Kung may entrance o wala. Yun pala. So yun guys, ito na. Yung bahay sa ibabaw ng bato. At sa wakas ay narating din namin itong napakagandang bahay na nakatayo sa ibabaw ng bato.
Hindi namin alam kung meron bang tao rito, pero siyempre nagtanong kami at talagang namangha ako sa aking mga nakita. So guys, ayan, ito yung bahay sa ibabaw ng bato. Mukhang maganda nga, overlooking siya. Wala na kami sinayang na oras at nilibot na namin para makita namin ang ganda nitong pinagmamalaki ng Talumbok, Batangas, ang bahay sa ibabaw ng bato. Hello po. Ayan, sana tinakuya. So ito yung overlooking site ng bahay na bato. Wow! Sobrang tarik nga pala. Literal na nasa ibabaw ng bato talaga. Oo. OMG. Susulit ang ating punta rito, guys. So yun, guys. So mula dito, makikita natin yung ganda ng bayan ng Batangas City. Sobrang taas, kita nyo naman. Hindi na pala natin kailangan magpalipad ng drone dito kasi dito pa lang, para tayong drone na. Sobrang ganda talaga, guys. Wala rito, meron pa palang isang palapag, mataas pa doon. Pwede pa palang umakit doon. Tara, sumuka lang sa taas. Ganda dito. Itong ganda. So guys, yung actual na itsura ng bahay na bato ay meron ditong isang painting na napakaganda. Kita niyo yan. So ito yung pinaka itsura niya. Kung titignan niyo ng kabuuan, ganyan. Ganda ng painting. Kitang-kita yung buong Batangas City. Oh my God. Sulit na sulit. So, akit tayo dito sa may isa pang palapag. Makita pa natin. Ang galing mo nung nangyari nito. So, mayroon pang isang palapag. Let's go. Mataas na siya, pero mas matataas. Mas mataas pa pala dito. Sobrang ganda. Kita yung buong bayan. Kita-kita talaga lahat pala dito. Ang taas na nito. Para tayo naka-drone na nito. Kita niyo yan. Super amazing. Mas mataas, mas passion. Lahat tayo ay sumasaya sa iba't ibang dahilan. Merong masaya dahil sa pera, sa mga material na bagay, at syempre dahil sa ating mga mahal sa buhay. Pero sa aking nakita at naranasan, ibang saya ang aking naramdaman. Ito yung kaligayahan na makita ang ganda ng ating kapaligiran at ganda ng ating kalikasan. Ito yung mga bagay na masasabi mo na napakasarap talagang mabuhay at napakasarap maging masaya. Ang bahay na ito na nakatayo sa bato ay isang patunay na kaya nating gawing posible ang imposible. Basta gawin lang natin ang mga bagay na alam natin na magpapasaya sa atin sa tamang paraan. Kaya ikaw na nanonood nito at pakiramdam mo wala ka ng pag-asa sa buhay, tandaan mo ito. Mas malawak ang langit kaysa sa lupa, kaya mas maraming solusyon kaysa sa problema. Maraming salamat, Sir Nick, sa napakagandang obra na ito, ang bahay sa ibabaw ng isang napakalaking bato. Put on a show. I'm dancing on the tables and I must say I.